naman talaga namin na magiging masaya ka sa magiging bagong journey mo. At nandito pa din naman kami ni Nasis para sundin ang mga utos niyo. Ito na nga yung araw na pinakahihintay mo. There is a moment in our lives when life becomes more meaningful because it is shared. Today, we have come to celebrate the new beginning of new life together for Floyd and Corinne. Siguro kayo sumunod sa amin eh. Talagang kayo talaga ikay may gawa na. May nararamdaman na. Ako'y naaawa nung kami paalis na. Kami pumunta ng Lumian. Nakatingin sa akin. Di, sabi ko, tampa. Ta sa Lumian. Sabi ni Mr. Piol sa Madalunot, kayo na. Dahil kayo na order dalawa ng Lomi. So number one, let Jesus be the center of your relationship. Let your relationship be anchored in Jesus alone. Kasi alam naman natin na pag kay Lord tayo naka-anchor, minsan, hindi lang puro happy moments eh, di ba? Minsan may tamis, minsan may pait din. Pero as long as kay Lord Jesus tayo nakatingin, nakakapit, kayang-kaya lagpasan, di ba? Then the Lord God made a woman from the rib He had taken out of the man. And He brought her to the man. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Gusto ko lang pong i-share sa inyo, kasi during nung sumabog nga yung vulkan, hindi ko alam na si Corinne and her family, nagstay pala po sila sa bahay namin. So nalaman ko lang nung magsabi sila na magpapanak sa kasal. So magpasalamat tayo sa forced evacuation kasi yun ang nag-trigger para umalis ka sa amin and then lumipat ka kayo sa Tamayo. And then nag-meet na kayo doon ni Floyd. Alam ko yung love is andyan na talaga sa inyo. Every man and woman enter marriage believing that their love for their mate will never fade. Diba, wala namang lumakad sa altar na inisip nila hanggang 5 years lang kaya to or 10 years. Siyempre may forever, di ba? So ito yung forever. So it is possible like this. So I hope that their commitment to marriage will be a testimony to all of us. Pag sinabi ng Bible na, husbands, love your wives, just like how the Lord Jesus is loving the church, and to the wives. Okay, Corinne, this is for you. Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Now, as church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Cheers! Pinatukan na! Pagdating ng bagyo, pagdating ng magandang panahon, ano man yung dumating, magkasala man si magkamali man, magkulang man, ang isa't isa sa inyo, si Floyd o ikaw ko rin, kayang-kayang lampasan, kayang-kayang tanggapin because you have this humbleness, ano, humility. There are times na parang feeling natin mga babae, but hindi ako magets na to, di ba? So, para maiwasan, ito lang naman yung gusto ko pero hindi niyo pa magets. Feeling natin napaka-insensitive ng mga partners natin or husbands natin, di ba? So relate na relate, no? Pero ganun pa man, God created them that way and God created us this way, no? So to keep away from assumptions, no? Frustrations, disappointments, it would be better if you would really talk to each other and listen to each other. Kasi medyo challenging yung listening, no? Pero yung I love you,
I'm sorry, please forgive me. Yun mga magic words yun. Okay, so, but then you always have to say it. Yung I love you. Merong tinanong, sabi niya, bakit di mo na sinasabi I love you? Sabi niya, sinabi ko na nung nagkinasal tayo, pag nagbago isip ko, tsaka ako na lang. So, hindi yun isang beses lang. You know, you have to always say it. Every time doubt and fear is trying to overwhelm me, it would always show me how good and beautiful your heart is and how selfless you are as a son, a brother, a cousin, a friend, and a lover. Love, finally, the wait is over. I can't wait for the moment to say I do and spend the rest of my life with you. I love you. Love, Corinne. This is it. Ikakasal na tayo. Excited na ako. See you later. I love you. Heart siguro naming dalawa pinagsama. Tamis. Thank you din takang dahil nga binigay mo ang isang kidmo sa papa mo. You're one in a million. Salamat takang. Basta kung ano nga yung asawa siyang gawin, ayaw maglaba, di siya maglaba. Ang akin pong anak na ikinasal na ito ay isa sa milyong tao na nag-atubili ibigay sa akin ang kanyang kidney para lang madugtungan ang buhay ko. Ito po ay habang buhay kong tatanawin pagkat siya po ang dahilan kung bakit ako'y nandito ngayon. Corinne, do you take this man to be your husband? To love him, to honor him, submit to him, forsaking all others and cling only to him as long as you both shall live. I do. Lord, I want my love story to be kakaiba. Then who would have thought that while the volcano is constantly releasing ashes and lava, an unexpected love story began to unfold. Of my life, and you make me happier than I could have ever imagined. You may now kiss your bride. Palapakan natin naman sila. Floyd, knowing that it is God's will for me to marry you, I make a commitment to you today, before God Almighty and before all these people,
to become your wife and helpmate. I commit to co-labor with you in the building of the church and the advancement of God's kingdom until Jesus returns in all His glory. Ganon kami niining eh. So, okay bang mag-best man? Ha? Wala pa! Wala pa! Yeah, and then layo ulit ng ulo, then tawanan! Ha ha!